awesome wonder. Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto na pagbabatayan ng ating devotion sa umagang ito ay matatagpuan sa mga awit, chapter 50, verses 1 to 6. At ganito po ang sinasabi. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Tayo sumandaling manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buong magdamag na kami ay iyong iningatan at pinatnubayan. Ganon din, salamat sa kalakasan na taglay namin ngayon at higit sa lahat sa pribilehyo, Panginoon, na ikaw ay aming mapapurihan at mapasalamatan sa umagang ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga talatang ito ng Psalms chapter 50 ay nahahati daw po sa apat na bahagi. Una, ang Diyos ay banal at nararapat paglingkuran bilang isang natatanging tunay na Diyos. Ikalawa, binibigyan o merong inihahandang reward ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, hindi siya natutuwa sa mga hindi pumapansin sa Kanya o dun sa mga taong tumatangging magpasakop sa Kanya. At ang ikaapat, siya lamang ang nag-iisang final judge o huling hukom. Kung tatanggapin natin ang katotohanan ang Diyos ay ang siyang tunay at nag-iisang Diyos, dapat din ay willing tayong i-acknowledge na tayo ay accountable sa Kanya. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagre-reject sa ating Panginoon. Yung binabaliwala siya at idinideny
ang kanyang existence sa mundong ito. Ayaw kasi ng mga tao na managot o yung magkaroon ba ng accountability. In short, ayaw magpasakop. Mula pa noong panahon ni Eva at ni Adan sa Garden ng Eden, sinubukan na ng mga tao na mga tuwiran kung papaano natin magagawa ang ating mga sariling ninanais o kalooban sa halip na ang kalooban ng Diyos ang sundin o sa halip ay magpasakop sa Kanya. Maaari naman daw na i-prioritize natin ang mga tinatangkilik o ang mga material na bagay sa buhay natin. Maaari din daw tayong magpasakop sa mga Diyos na nilikha ng ating mga isip. Ngunit wala sa mga ito ang maaaring gumawa ng anumang bagay para sa atin. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang mga bagay na ito sapagkat merong hangganan ang lahat ng ito. Dahil sa oras ng kabigatan at problema, ang ating mga kayamanan o ang mga tinatangkilik natin ay maaaring mabawasan nito ang mga sakit o karamdaman, ngunit hindi ito nag-o-offer ng pangmatagalang solusyon. Panandali ang kaluwagan lamang ang naidudulot nito, sapagkat pag dumating ang realidad, mahaharap tayo sa isang buhay na walang kapag-apag-asa at walang kabuluhang kapalaran. Kaya tandaan po natin, lagi na ang Diyos lamang ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang punan ang lahat ng ating kakulangan at kahinahan. At higit sa lahat, Siya lamang ang Diyos na makagagawa ng lahat ng mga imposibleng bagay sa ating buhay. Kaya't patuloy nating papurihan ang Diyos na Siyang lumikha sa atin at nagbigay buhay. Na dapat tayong magalak lagi sapagkat inihayag Niya ang Kanyang sarili sa atin at sa buong sangkatauhan. Pasalamatan natin Siya sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang provision na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Alam natin na tayo ay nagkasala at hindi tayo makakaabot sa Kanyang pamantayan. Kaya nga, kailangan talaga natin ang Kanyang tulong upang tayo'y mapabanal katulad Niya. At hilingin din natin sa ating Panginoon na dagdagan pa ang ating pag-ibig upang mas mahalin pa natin Siya at mapaglingkuran. At ganun din, nabigyan tayo ng karunungan at lakas upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na ating kinakaharap. At higit sa lahat, patuloy nating hilingin sa Kanya na patuloy tayong gamitin upang mapangunahan ng iba tungo sa Kanya at upang mahikayat ang mga nagnanais o naghahangad na mapaglingkuran ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Nawa, ang mga salitang ito ay maging lesson sa amin. Magamit namin ito, Panginoon. Maging kalakasan namin sa pang-araw-araw namin buhay. At ganun din na ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang umagang ito na tunay nga na ikaw at sa iyo nagmula, maging ang buhay na meron kami. Patuloy na gamitin mo kami, Panginoon, nang naaayon sa iyo. Amin ding idinadalangin sa araw na ito, Panginoon, ang mga kapatid namin na may mga pinagdadaanan, nanlulumo, merong mga kabigatan sa mga oras na ito na patuloy, Panginoon, na abutin mo ang kanilang buhay upang sa ganun makaranas sila ng kagaanan, ng comfort, Panginoon. Ganun din ang mga kapatid namin o mahal namin sa buhay na merong mga karamdaman, Panginoon. Sa iyo namin itinudulog ang lahat ng ito sapagkat naniniwala kami na ikaw ang pinakamagaling na manggagamot. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang lumang katawan upang maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Amin ding inaalala ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang buhay, palawigin mo ang kanilang buhay at ganun din sa mga mag-asawa na
palagi mong pag-alabin ang kanilang pagsasama at ang kanilang pagmamahalan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na ina-entrust namin, ipinagkakatiwala namin ang buong araw na ito sa lahat ng aming gagawin. Nawa, Panginoon, ay maitaas ka at mapapurihan. Higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang Panginoon.